Nabulabog ang mga residente ng barangay NBBS sa Navotas City dahil umano sa nangyaring ammonia leak sa isang ice plant mag-aalas 12 ng hating gabi kagabi. Dahil sa timbre ng concerned citizen, ay agad na rumisponde ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa lugar. Upon reaching the 168 na yung ice plant, na confirm ni FO3 Dexter Avenido na meron ngang ammonia leak. So, kinontak namin yung aming MFSAR, yung search fire and rescue namin. Sila naman yung nag-responde kaagad. Ang primary concern is just to shut off the valve. So, na-shut naman yung valve. So, pero nung pagka-shut ng valve, meron pa rin of course residues na kumalat dun sa area. Yun yung medyo nagkaroon ng amoy. So, until about 1 to 2 hours, na in-expect namin until mag-dissipate yun into the air. So, yun ang nangyari kanina. Iniimbestigahan ng BFP kung may pagkakahalintulad ito sa nangyaring ammonia leak sa lungsod kamakailan. We will be looking out sa preventive maintenance nila, LAMPU, and then if this has some kind of a similarity dun sa nangyari sa IC Point na nagkaroon ng parang overlook dun sa pag-change nila ng kanilang mga filters, ammonia filters, and like dun sa piping nila, so yung pag-replace nila ng mga bolts. Kasi syempre, if there is too much pressure dun sa pipes, merong vibration, and then nagko-corrosive din yung ammonia. So the tendency really is merong wear and tear ka agad dun sa mga joints na yan. So we have to verify that out, and we'll really look into how they do their preventive maintenance. Kuwento naman ng ilang empleyado na naroon sa loob ng planta nang mangyari ang ammonia leak. O, dyan sa gate, no? Parang yung ammonia. Sa mata. Sa tagal na rin ng machine, sa kaka-vibrate, lumabas kayo naman. Ayon sa BFP, mas hihigpitan nila ang pagbabantay sa mga industriyang gumagamit ng ammonia upang maiwasan ang sakuna. But this time, we have a call, actually a memorandum from the national headquarters that we shall be having a very strict inspection again of all these industries using ammonia. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay sa insidente. Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang tunay na sanhi ng ammonia leak. BN Manalo, para sa bayan.